Hey guys! Sa video na to, pag-uusapan natin yung pros and cons ng paggamit ng bike rollers. Kung bago kayo sa channel na to, pwede kayo mag-subscribe para sa mas maraming cycling content. Itong model na gamit ko, ang brand niya Minora, galing Japan. Old model siya, wala pa siya nung foot support katulad ng mga lumabas ngayon. Okay naman, nakakasampa naman ako ng walang problema. Yung lapad nito, 19 inches. Nabili ko lang siya ng second hand. Ang natatandaan kong presyo nito, parang around 4,000 to 5,000. Taga dito lang din sa amin, kaya kinuha ko na kaagad. Bali, 3 years ko nang ginagamit tong bike rollers. May nakita ko medyo mas affordable yung Ragusa na rollers. Pagkakaalam ko, 4,000 yun eh, yung brand new. Pwede mo naman siya ma-adjust. Pagkakaalam ko, pwede mo siyang iusog para magamit mo siya sa mountain bike. Nung nabili ko siya, medyo may damage yung belt. Kaya yun, naputol nga. Nung panahon yun, medyo mahirap pa umanap ng replacement belt. Kaya dumayo pa ako sa Cartimar. Pagkakatanda ko, 500 pa nga yung siningil sa akin. Nakita ko ngayon parang 380 na lang yung price ng mga rubber belt. Okay itong bike rollers, lalo na kung masama yung panahon sa labas. Tapos gusto mo lang umadyak. Or yung mabilisan lang na sipa para pagpawisan. Minsan kasi sa hapon gusto ko pumadyak tapos sumasabay sa rush hour. Walang lugar dito sa amin, yung continuous lang yung pagpedal ko. Kapag gusto mong makatakas sa traffic, okay itong gamitin tong rollers. Tsaka makainsayo na rin ng onte. Ito, kaya ako naisipang mag-rollers kaysa sa bike trainers. Kasi ito, madali siyang i-assemble. Tapos, yon foldable siya. Madali rin siyang itago. Hindi siya nagkumukuha ng masyadong space. Kaya nilagay mo lang siya sa ilalim ng kama mo. Kung napapansin nyo, di ba yung mga pros, kadalasang warm-up nila yung rollers lang. Kasi, yun, ipapatong lang nila yung bike nila. Tapos, yun, pwede na silang makapag-spin kaagad. Kasi nga, yun nga, madali nga siyang i-set up. Medyo naayos na yung paggamit ko ng rollers after mga 3 to 5 sessions. Pero, di pa rin ako masyadong confident nun. Kasi, baguhan pa lang naman ako nun eh. Siguro, mas naging relax ako nung after mga halos mag-iisang buwan din siguro. Kasi, bihira ako rin naman siya gamitin. Isang maganda rin bagay dito yung mas magiging maayos yung balance mo. Kasi nga, limitado lang yung galaw mo, di ba, sa gilid. Tsaka matatakot kang mahulog talaga dahil pwedeng madisgrasya or gasgasan yung bike mo. Pag kukumpara naman natin sa bike trainers, kakaalam ko kailangan mo pantanggalin yung quick release nun. So, medyo hassle. Tsaka nakakapudpud din ng gulong yun eh, pag yung paggamit ng bike trainers. Kaya yung ibang nagtitraining, meron talaga silang extra tires para sa mga bike trainer nila. Tsaka may nakita akong iba, parang nilalagyan nila ng electrical tape para hindi masyadong mapudpud yung gulong nila. Pero maganda naman sa bike trainers, meron siyang resistance tapos pwede mo pa siyang i-adjust. Kasi sa bike rollers, yung resistance niya, sobrang limitado lang eh, parang yung bigat mo nga lang eh. Kaya pag naka-easy gear ka lang, sobrang madali mo siyang mapepedal. Ang mga napansin ko naman na downside dito, yun nga, kailangan mong ilagay sa hard gear yung bike mo para maramdaman mo talaga yung pagpedal. Kailangan mong focus din habang pumipedal kasi pwede kang out of balance. Pwede naman yung manood ka ng TV or makinig ka ng music, hindi yung mawawala yung isip mo na naka-bike rollers ka. Kailangan mo pa rin talagang tingnan. Kaya pag ginagamit ko to madalas 15 to 20 minutes lang. Kasi bukod sa physically na nakakapagod, mentally nakakapagod din siya eh. Kasi once na madistract ka, pwede kang mahulog.
Kasi hanggang ngayon, ginagamit ko na siya ng 3 years. Medyo maingat pa rin talaga ako. Nung una ko itong ginamit, naka-rubber shoes muna ako. Kaya sa mga first timers, pwede nyo itong sundin yung mga tips ko. Maganda mag-practice ka muna nang may sasandalan kang pader. Kasi hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin siya. Meron pa din akong pader sa gilid ko para safe lang. Mas mabuti kung kabila ang side, meron kang pader na masasandalan para mas safe ka talaga. Magsimula ka muna sa madaling gear, tapos switch mo agad sa hard gear. Kasi napansin ko mas madaling mag-balance eh. Mas madaling mag-balance kapag mas mabilis yung pagpedal mo. Parehas din naman sa pagbabike, di ba? Pag bumagal ka, medyo parang gigayawan ka na. Kung masasuggest ko man tong bike rollers, yun nga, okay din siyang pang-ensayo, mga mabilisan lang. Wala pa rin talagang tatalo sa bike sa labas. Kasi mas nakaka-enjoy. Salamat sa mga nanood. Pwede kayo mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na videos. Kung meron kayong tanong, pwede nyo ito ilagay sa comment section.